dapat dito pag tawid dito sa fuse resistor papuntang jungle. Dapat may 5 volts ito. Problema niya nasa 3.2 volts lang. Napakaliit ng boltahe. So kaya pala hindi siya gumagana. Kaya ito, nagkulay yellow, red po yung indicator light niya. So ngayon, i-trace natin saan yung ano. Ito yung dapat ang supply dito, nasa 10 volts or 11 volts. Kasi masyadong bagsak po yung boltahe dito. 5 volts lang po, 5.5. So sa theory natin, backward tayo kung saan siya nagkuha ng supply. Dito. Dito. Tawid siya dito, hanggang dito. Papunta dito. 6 volts dito. Ito dito. Ganun pa rin, 6 volts. Resistor, 6 volts. Dito, 7 volts. 6 volts again. 6 volts dito, bagsak talaga. Pakahina yung supply niya, guys. So, ngayon, papunta siya dito. Ayun, 7 volts. Ayun, 7 volts. So, dito siya. Dito po siya kumukuha ng supply papuntang jungle, hang papunta dito. Dito po. Ito po yung supply papuntang jungle. Ayan po. So, napakaliit dito. 5 point something lang po yung voltahe niya. Dapat pagtawi dito, merong 5 volts. Ayan po. Mga 3.2 ang voltahe niya. So dito po siya nagkuha ng supply. So ibig sabihin mahina dito sa diode yung pinaka supply niya. Dito siya kumukuha ng supply. So susubukan natin kasi dadaan po ito ng ano. Mayroon po itong first filter capacitor. Ayan po. Trace lang natin. Tanggalin mo natin sa saksakan. So, ito po yung capacitor niya. Umiinit naman yung ano niya, oh, horizontal. Oh, parang ano naman siya. Pero hindi totally gumagana yung ano, yung jungle niya. Pero dito banda, umiinit naman, oh, nag-aana function siya. Pero yung jungle niya hindi gumagana. So ngayon, tatry natin palitan ito kasi ito po yung capacitor ng ano ng papunta dito sa supply ng jungle. So try lang natin palitan. Baka sakaling mag-open po siya. Kasi masyadong bagsak po yung ano, voltahe niya. Ito.
ang value po niya guys ng capacitor is 470. At kita nyo 470 by 16 volts. Ito po electrolytic capacitor, 470 by 16 volts. So papalitan natin, try natin palitan. Yan po, try po natin ito palitan. 470 by 16 volts, hanap tayo dito. CBT by 16 volts. Ito po. CBT. 35 volts ito, pare, okay ito. So, try lang natin palitan, guys. Ito po, 470 35 volts. Yan. Masyadong ano. Ayan, 470 by 35 volts. Ito po yung original niya. 470 by 16 volts. Ayan. Ito po yung original niya. 470 by 16 volts ito. 470 by 50 volts. Mabuti eh. Testira natin guys, i-compare natin para makita natin kung anong kakaiba ng capacitor. Ipakita ko po sa inyo. Yan po. Sheet lang natin sa capacitor. Yan po. Ito po yung original niya. Dapat 470. 470 plus dapat kung good siya. 436. 452. 448. Bumabagsak siya. Dandahan bumabagsak guys. Balik try natin. Tagal mag-reading. 432, 448, medyo bagsak na kunti. Medyo bagsak na siya. Try natin itong ipapalit natin yung 470 by 35 volts. Ito, try natin yung ipapalit natin. 498. 498 so corners lakas 477. Balik na rin natin. .454 medyo bagsak. Balik na rin natin ulit. .475 medyo malakas pa. Liktarin natin. 455. Liktarin natin. 458 466
Kaya natin 466. Medyo malakas pa. Pwede pa ito guys, basta hindi siya babagsak ng 10. Okay, okay pa ito. Pero mas mainam yung ano, mas maganda yung 420, 420 plus. Kaso wala tayong bago dito. Ito ko lang po gikuha sa ano, mga luma na board. Try lang natin. Kabit natin. Yan. Dalon natin sandali. Na siya. Ngayon, boltahiin natin. Che-check natin yung boltahe kung aakyat na ba yung boltahe niya. Buka natin kung aakyat na ba siya. Sasaksak natin. Ayan po, 9 volts. So ibig sabihin 11 volts dito po sa kapasitor na pinalitan natin. Kaya mga 7 volts lang yon. Ayun, naging 11 volts siya. Pagdating dito sa may jungle, 11 volts, tatawid siya sa fuse resistor, yung 4.7 na resistor. Dapat may 5 volts. Ayun po, 5 volts na po siya. Ayun. Gumagana na yung ano, screen niya. Kita ko po sa inyo. Ayun. Try natin kabitan ng antena. Try natin. 08. Kwanto. Masyadong mataas yung ano niya guys, yung height ng screen. Wala siyang channel, may problema pa po ito. 1 ayun. Mag-ano siya guys. Ibig sabihin may problema pa po ito. Tapos makita natin yung screen niya, parang may problema po sa ano niya. Jungle or ayun po, kita ninyo screen. Masyadong ano, may nag ang tawag dito. Ilang problema pa po ito guys. May problema pa po siya guys. Masyadong ano, inat yung screen niya.
Tingin ko dito yan sa ano, memory. Kailan natin palitan. Palitan natin ang memory. Kasi itong memory, dito po yung ano niya eh, nakasave yung mga adjustment niya. Saka nagloko rin itong memory niya. So try lang natin palitan. Ito po yung memory niya. M24C08E. Ayan. Ayan po. Try natin palitan. May board po ako dito na ano. Kapareho niya. Ito po. Dito natin kukunin yung ano. Yung memory niya dito. Ito. Tanggalin natin to. Sandali lang guys. Pause ko muna. Ito po yung memory guys, kukunin lang natin. Yan. Parehas lang po ito sila ng memory. FM24C08F. Parehas lang. Ito po yung original niya. Ito isa, original niya. Ito po ipapalit natin. Try lang natin. Try natin kung mag-okay na ba. Kasi pag ganyang problema, pag nag-iba yung mode niya, usually memory lang yan. Kasi memory yung problema. Try lang natin. Tahin natin sandali. Tahin lang natin sandali guys. Tapos tatry natin yun, titesting natin, saksak ulit. Ayun. Try natin kabitan ng antenna. Maglabas na ba yung picture? Shift natin sa 08. Ayun. Meron na guys. Memory lang talaga ang problema niya. Ayun. Kita ko po sa inyo sa screen. Ayan. Meron na po siya. Oh. Ayan. Ayan, mayroon na po siya. So, kakabit lang natin sandali. Kung may sounds ba siya. Kakabit lang natin muna sandali guys.
Bukit natin yung sensor niya. Natin. Speaker. Yan. Tapos siya. Try natin guys. Saksak natin. Ayan po. May sounds na po siya guys. Okay na po siya guys. Ito po yung problema niya guys. Ito po. With a nourishing power of serum capsules, deeply repair hair and undo the damage. Memory at saka kapasitor na 420 by 16 volts ito. At saka memory niya. Una-una problema niya guys. Yellow red lang po yung indicator light niya. Tapos sinuyod natin. Yun nga, bagsak ang voltahe ng 3 plus na papuntang jungle. Dapat sana may 5 volts doon sa supply niya. So, ito pinalitan natin. 420 by 16 volts. Kung saan siya kumukuha ng supply papunta sa jungle. Kaya, ayun. Palitan na natin. Gumagana naman siya, kaso problema lang, masyadong mainat yung niya, yung screen niya. Hindi natin nakikita yung display. Tsaka walang picture, walang lalabas na signal. Ayun, pinalitan din natin ang memory. Ito. Ayun po, okay na siya. Sana guys, nagustuhan ninyo ang video na aking isinishare sa inyo. At sana nakatulong po to sa inyo. At kung ngayon lang po kayo sa aking channel guys, sana mag-subscribe po kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Yan po guys. Salamat guys.